may karapatan naman siya na kumuha na yung tinatawag niya presumption of innocence. Sabi ko nga, walang obligasyon si Mr. Luis Manzano to prove that he is innocent because he is always innocent. Yung mga complainant, sila ang may obligasyon. Kailangan i-prove nila na naloko sila. I-prove nila na binobola sila. I-prove nila that that act is a corporate act. Kung hindi nila ma-prove yan, lusot si Mr. Manzano. Yung pag-advertise ni Mr. Manzano, sinabi ka niya na, I am the chairman and owner of that. For example, sinabi na yon. So, yung sinabi na yon, may infomercial pa, authorized yun by the board. Hindi mo pwede na isang tao lang kausap niyo doon. So, authorized yun by the board, so it means that is a corporate act. That is not an act of individual person like Mr. Manzano, but it is a corporate act. So, mahirap sabihin na hindi niya alam ang operational matters isang korporasyon. Gumalaw na siya eh. Oo, gumalaw na siya. Ang tanong dyan, yung pagkolekta ng mga investments. Yung pagkolekta... Okay, pupunta ako doon ato. Oh. May gas station na sila. Yes. Pwede na nila ito gawing enticement. Portfolio. Kasi may tuturo ka na eh. Oh, yes. So sabihin nila, nag-usap sila siguro sa board, no? Nitong Flex Fuel. Mag-launch na tayo ng promotional campaign. Oy, Luis, artista ka naman, baka ikaw na lang yung mukha natin. Oo. Pwede yan eh. Sanay ka naman ano. Eh sabi siguro ni Bong eh, baka mautal-utal ako, hindi maganda yung dating ng ating infomercial, di ba? Ikaw, sanay ka sa artista eh. Ikaw na lang. Uh-oh. At ang mukha mo, eh medyo, ano to, ang mukha na yan ay pinagtitiwalaan. Yeah. Kundi sabi ng mga biktima eh, pagtitiwalaan natin ang mukha na yan. Luis Manzano yan eh. Kilala natin yung nanay niyan, si Vilma Santos. Kilala natin yung tatay niyan, si Edo Manzano. Kilala natin yung stepfather niyan, si Recto. Kaya dito na tayo magano. So ganun siguro pinag-usapan diyan. Ngayon, tama ba sabihin na Tony Mark na nag-prepare sila ng campaign na yan? Gumawa sila ng siguro flyers. Gumawa sila ng kontrata. Nag-agree sila na ito yun, co-ownership contract. So nag-prepare sila ng co-ownership contract. Yes. Ito yun. Magbigay ka muna ng 990,000 pesos. At ma-recover mo yan in 5 years. Diba? Hindi naman si Luis Manzano lang nagsalita. Nung pinag-usapan ng board yun eh. Yes, tama. At every year, tatanggap ka ng 20% kasi 5 years yun, ma-recover mo eh. No. Guaranteed. Hassle-free. Tama ba yan? So yung ginagawa nila, authorized by the board. Yan. Yung tinatawag na regular business ng corporation or it is the policy of the corporation. Authorized by the board of directors wherein he is the chairman or he was or he is the chairman of the board. So it means it is a corporate act. Pag corporate act, the corporation will be liable civilly and criminally. But of course, criminally liable, hindi naman pwede makulong ang corporation. Sabi ko nga, the one who will be imprisoned kung napapatunayan, hindi ang corporation. Sabi ko nga, hindi mo makita ang corporation, hindi mo mahawakan ang corporation. So who will be liable? The corporate officials will be liable. Ayan. Yung mga namamahala. Okay, ito na Mark, ito pa. Sabi natin, bawal ang korporasyon magbenta ng securities unless mayroong isang secondary license. Okay. Sa ilalim po ng Section 3, actually 3.1 ng Republic Act 8799, may definition dito ng securities eh. Yes. Ito bang investment contract? Ba part ba ito ng co-ownership contract na nagbigay ka ng 990,000 pesos? So, recoverable, guaranteed ha. Recover mo in 5 years. Ito ba'y kasama sa definition ng term na securities? Yes, kasama po 'yan. Interest kasi yung shares, if you basahin mo yung securities, shares, participation or interest. Share, participation or interest. We say interest, it means you have financial interest of a corporation. Pag if you have financial interest of a corporation, it means nagbebenta ka ng shares of stocks. Maybe indirectly, but still, nagbibenta ka ng shares of stocks na walang secondary license from the SEC. Tanong ko lang, Attorney Rolex, ha? Attorney Mark. Go ahead. Yung simple ba na, kasi kalat na rin ito sa social media, yung ginamit nila na infomercial.
doon ba sa ano na yon, doon lang sa paghihimok through social media, through infomercial, pwede na ba silang maakusahan, no, na humihingi sila ng ano? Yun lang ha, wala pang ano, halimbawa, isantabi muna natin na meron silang mga na-recruit, pero yun mo ng video na yon, sapat na ba yon na parang ebidensya na magpapatunay na humihingi talaga sila at may paglabag sila dito sa ano? Yung ginagawang informational, infomercial, pwedeng matatawag yun as misleading advertisements. But ang tanong dyan, is it considered part of the scam, part of the syndicated estafa, or part of the violation ng revised security code? Hindi. Iba yun. Ibang action yun. Kasi normal naman sa mga artista, mga models, they will advertise mga products. But ang tanong dyan, hindi naman technically, wag lang yung tinatawag na misleading, yung panloloko ang ginagawa. Kasi if you advertise a certain product, tapos nambobola ka lang pala sa tao, that is already a misleading advertisement. And that is in violation ng Consumer Protection Act. Ibang batas yun. Iba na naman yun. Consumer Protection Act for violation ng tinatawag na pag-advertise mo na nanloloko ka sa tao. Iba naman yun. Iba pa yun. Iba pa. Iba naman yun nang tumatanggap ka. Ang pagtanggap ng, because the element of estafa under the revised penal code, may panloloko, fraud, fraudulent machination, fraud, sec, may deceit, may fraud, first requirement yan. Second, may damage involved. When say may damage involved, may fans, may kwarta na pinag-uusapan dito, damyos, na nawala sa tao dahil sa panloloko mo. So yun ang tinatawag na estafa under the revised penal code. But ang worst nito, hindi lang ito ordinary estafa under the revised penal code. This is a syndicated estafa kasi ang gumagawa, granting na it is a corporate authorized activity, granting na yung pagtanggap ng fans, ng public, tumatanggap ng 990,000 para mayroon silang 70,000 per month or per quarter, for example, granting that is a corporate activity, authorized corporate activity, ang tawag doon is a syndicated estafa. Pag syndicated estafa yan, that is illegal and non-bailable. Okay, punta po na tayo po doon sa ano ha. Dito tayo muna sa Securities Regulation Code. Okay, sabi ng Securities Regulation Code, ano to? Section 73. Ang penalties daw ay 5 million? Ito daw ay 5 million pesos or 20,000. Maximum ha? For those involved. Okay? At ang involved dito ay yung mga salesmen, brokers, dealers, or agents. Yes, pwede rin yung mga nag-invite o nag-recruit ng mga iba para sumali dito sa scam na ito. Tama. Okay? No, ganito po na, tinatawag natin na scam kasi klaro tayo, walang secondary license to. Oh, tama. Wala secondary license. Klaro tayo. So, pag wala secondary license, that is in violation ng na tinatawag na Security Regulation Code. But yung pagtanggap ng funds, parang nambobola ng tao, may fraud involved dito. There's a fraud. So there is deceit and may damage pa. So estafa yun. So dalawang kaso. Iba yung violation ng Security Regulation Code kasi nagbebenta sila ng shares of stocks na walang secondary license. Iba naman yung panloloko na nambobola sila, nagsasabi sila na mayroon silang na may investment, may ilang milyon yan matatanggap, may ilang libong matatanggap, tapos hindi pala matatanggap. Attorney Mark, okay. So, nandun na tayo ha. Sa under sa Securities Regulation Code, may violation na. No? Section 73. Punishable by 5 years or a maximum of 21 years of imprisonment. 5 million pesos or 21 years of imprisonment or both at the discretion of the court. Iba pa yung tapa under sa revised penal code. Pag sinabi natin Attorney Mark na simple estafa, panluloko. Yes, yes. Panluloko isang elemento. E dito, wala ka namang wala ka namang secondary license. So in short, no, nagbebenta ka ng wala. Yes, yes. Nagbebenta ka ng imaginary shares of stocks. Imaginary. Oh, pero nagbebenta ka ng imaginary shares of stocks na nandiyan pero wala pala. Oh, yun, sabi nga ng anak ko na 5 years old si Pipa, pretend. Oh,
pretentious. Para imaginary pretend, ano, star. Pretend kain yan. Oh. Pero may kanta ka, great okay. Pretender. Okay. Pangalawa. Yun pangalawa po. So, pangalawa nga doon, damage. Yes. Diba ba? Oh. Damage. Eh, siyempre, eh, 990,000 pesos. Mahirap ang pera ngayon eh. Lalakad ka lang sa EDSA, itangan. 990,000 pesos, di ba? Attorney, yung ang pagkakalam ko yata na based doon sa report na nakuha namin, 5 million mahigit yung pinakamataas ata na nag-invest doon, OFW. Parte at bar, yung sinasabi nating 990, nandun lang sa infomercial yon. Kung alam natin na may nagbigay pa ng mataas. Yun nga. Tapos, halimbawa, si Jinky Santa Isabel, sinasabi yon. 3.9 million ang binigay niya. Okay, ngayon, balikan ko yung istapa, no? Yung sinasabi natin dalawa, Atty. Mark, yun ang simple stafa. Paano mo ngayon, difference ng simple stafa at saka yung syndicated stafa? Or minsan, colloquially tawag nila large-scale stafa. Pag syndicated stafa, iba yun sa simple stafa kasi ang simple stafa, the penalty is based on the value of the amount involved. Pag simple stafa. Sample daw, attorney. For example, may pag 100,000 mahigit or 200,000, maybe 10 years imprisonment, 15 years up to 20 years imprisonment. Hanggang 20 years lang ang penalty pag simple estafa ang pinag-uusapan. But ang syndicated estafa, ang penalty dyan is lifetime imprisonment. So it means non-bailable offense. Magkano naman yung ano yun? Non-bailable offense. I mean, magkano yung mga involved irrespective of the amount. Hindi natin pinag-usapan dito na 1 million, 2 million, 100,000, 100 million. Ang pinag-usapan natin dito, ginagawa ng isang sindikato. So sino yung ano ba matatawag na isang sindikato pag ang gumagawa isang corporate entity like the Flex Fuel, it is a corporate entity, more than 5 person involved, because this is a regular corporation, so more than 5 person involved, di ba? Pag may isang corporation, 5 yung minimum na tao, so this is a syndicated staff, ah. Tapos so 5 sila ang nanggagansyo ng nanloloko ng tao, so matatawag yun ang syndicated. Yung mga simple staff, halimbawa nagbenta ng motor tapos nag ang simple staff, simple, kumain ka sa restaurant tapos nag ABC ka. Nag 1-2-3 ka, hindi ka nabayad, oh. Simple staff yan. Oh. Tumakbo ka na lang bigla. Oh, wow, simple staff yan. For example, regardless kung magkano. Oh, regardless kung magkano. Adi, based on value. Based on value yun pag simple staff. Unlike in syndicated staff, the mere fact na ginagawa na isang sindikato or more than 5 person involved, maraming involved, that is already a syndicated staff. Lalo na pag practice yan ng isang corporation. Okay, dito po, pag syndicated staff, sinabi natin non-bailable na kagad. Yes, non-bailable. Okay, at which point, no, ang bail will be allowed? Di ba pag-file ng information, pwede nyo po i-explain? As a general rule, pag ang kaso is non-bailable, hindi ibig sabihin na absolutely non-bailable yan. If the evidence of guilt is weak, kahit ang kaso non-bailable, you can still file bail. But discretionary yan on the part sa court. So pag mag-file ka ng, pag may kaso, may information, may complaint, so the court will issue a warrant of arrest, arestuhin ka. Tapos ang gagawin ng abogado mo, kasi ang kaso non-bailable, mag-file ka ng petition for bail. Petition for bail on the ground na first time offense ng isang tao, hindi naman flight risk. Tapos, normally, pag ang kaso non-bailable, mag-file ka ng petition for bail, pag granted, mga 1 million yan ang minimum na bail. Dyan, like for example, yung kaso ni Mr. Bong Navarro, ang nag-grant yung petition for bail, ba't 1 million? Kahit ang kaso non-bailable. Same also with this offense. Kasi this is a syndicated stapa na more maraming tao involved, like kapa case. So depende yan sa court kung i-grant ang bail if the evidence of guilt is weak. Pero kung matibay ang ebidensya na nagkabaho ang NBI, kompleto mga ebidensya, sobrang bigat ang ebidensya na syndicated estafa ang nangyari, may amount involved na wala, may pambobola pa na nagsasabi na double your money in 5 years or ano, but for example, ganun. So, non-bailable yan. So, the evidence of guilt is strong. Hindi yan i-grant yung petition for bail ng korte. Okay. So, i-situate ko kung saan tayo po at Atty. Mark. Ngayon sa NBI pa lang tayo. Yung NBI, isasampaya yung complaint sa Department of Justice. Doon yes. Sa mga piskalia. Yes, tama. Sa piskalia, magkaroon ng preliminary investigation. Yes, tama. Okay. So, affidavit, counter affidavit.
may resolution ng piskal. I-resolve niya. Pag-resolve niya, it's official, or isasampaya yung kaso, yung complaint, doon po, sa korte. Tama po ba yan? O, tama yan. But ang DOJ, ang NBI, pwedeng i-file yan sa fiscal's office kung saan nangyari ang krimen, or pwede rin sa, because this is a national issue, pwede rin diretso yan sa DOJ Prosecution Board. So sila ang maggawa ng preliminary investigation. So yun ang normal situation. Then, of course, complaint affidavit. Ang gagawa ng complaint affidavit, normally, ang NBI, kasi nandyan ang kaso sa NBI ngayon. So, NBI ang magiging complainant. Ang mga private complainant, magiging witness na lang yun. Okay. So, ito po, nandun na tayo sa preliminary investigation. Anong tawag sa kanya? Akusado o respondent? Respondent pa rin. Na-conclude na. Nagkaroon na ng resolution yung piskalya. Sinampa na yung information doon sa korte. Tawag sa kanya. Accused ang tawag sa kanya. Akusado na. Oh, accused at doon, non-bailable. Except nasabi natin, depende sa abogado, ang ebidensya ba very strong or very weak? Yes, mag-file siya ng motion. Mag-file siya ng motion. Basta pag naakyat na ng DOJ ang kaso papunta sa court, then the court, tingnan ng court, pag may probable cause talaga na may basihan ng kaso, normally ang ginagawa ng court, mag-issue yan ng warrant of arrest. Warrant of arrest with no bail recommended. Pag ganun, arrestohin si Mr. Manzano or mag-surrender siya. Pag-surrender niya, hintayin naman niya ang abogado niya na gagawa ng motion sa court. Pwede siya mag-file ng motion to quash the information. Pwede siya mag-file with petition for bail. Then, in petition for bail, ang prosecution, sila ang mag-establish ng evidence na matibay ang ebidensya. Kung hindi matibay ang ebidensya, ang court ang mag-issue ng resolution granting the bail ban. Ganon yan. Pero hindi pa yon paglilitis po, no? Ano lang yun, no? Look-see lang yon sa ebidensya, hindi yes, pa yes. yung paglilitis, so, di ba? Ang status, yung sa petition for bail, hindi natin pinag-usapan dyan kung guilty ba or inosente ang isang akusado. Hindi natin pinag-usapan dyan kasi pag-usapan ang guilt or innocence ng isang akusado during the court trial proper. Hindi naman ito court trial proper. Ang pinag-usapan natin dito, bail pa lang. Kung ang issue ng bail petition is whether or not the evidence of guilt is strong. Because if the evidence of guilt is weak, ang gagawin ng court, i-grant ang bail. So, pwede na mag-bail. Pag petition for bail ang pinag-usapan. Pag motion to quash naman pinag-usapan, pag wala sapat na ebidensya or walang jurisdiction ang court, normally, i-dismiss naman ang court yan. Iba naman yung motion to quash, iba yung tinatawag na petition for bail. Ay, may tanong pa ako sa inyo. Between the time na sinampa ang information at ang warrant of arrest ay inisyo ng korte, at the time no, na mag-file ng petition for bail ang abogado, no, may period pa yun eh, nasa kulungan ka, di ba? Actually, hindi pwede mag-file ang abogado ng petition for bail kung hindi na-aresto ang isang akusado. It means you can file bail, you can file petition for bail only if the accused is in the custody of the law. Hindi ka pwede mag-file ng petition. Po. Ano ibig sabihin? Nakakulong ka. Hindi ka pwede mag-file ng petition for bail habang nagtatago ka. Hindi ka pwede mag-file ng petition for bail. Tapon ako ng motion. Ah, hindi pwede yan. Ay, hindi pa natin pinag-usapan dyan. Ang bail kasi, ang pinag-usapan ng bail, ang issue dyan, ano ba yung tinatawag na bail? Ang bail, hindi yan bayad sa temporary liberty ng isang tao, ang bail. Bail, it is a guarantee ng isang akusado na when his presence is required, kailangan siya mag-appear sa korte. Yun ang ibig sabihin ng bail. Guarantee yan. It means, pag natapos ang kaso, yung binayad mo sa korte, pwede pa makuha yan. Kasi hindi naman bayad actually yan. Deposit ang tawag doon. So, kailangan muna na, halimbawa, pag may warrant sa'yo, hindi ka automatic na, magfa-file na kami ng bail kasi hindi ka pa nag-submit sa sarili mo, hindi ka pa sumuko. Hindi. Kailangan kasi, bago ka, kasi ang issue ng bail, ang definition ng bail, it is a guarantee of your temporary liberty. Temporary liberty. Paano mag temporary liberty mo? Guarantee na nagtago ka. Hindi ka pwede mag-file ng petition for bail
habang nagtago ka doon sa bahay ng kaibigan mo, doon sa abroad, kahit doon sa... kahit gaano ka kayaman. Kahit gaano kayo kayaman, mag-surrender ka muna. Surrender ka muna. Bago ka mag-file. Pero meron bang ano, meron bang pagkakataon na hindi naman nagtataka? Halimbawa, nag-surrender ka. Pwede ba agad-agad na maghain ka ng bail or sadyang makakapag ano ka ng spend kung, ka ng isang araw talaga o isang gabi nang. Kung may warrant na inisyu ng court sa iyo, huwag ka muna mag-surrender. Okay. This is my humble opinion. Advice. Huwag ka muna mag-surrender. Ang gagawin dapat is mag-file muna ng motion to quash, mag-file muna ng motion for reinvestigation, mga ganoon na mga issue para at least kung may if you check the resolution ng piskalya, if you check na may kulang or mali yung ginagawa niya, pwede ka mag-file ng motion for reconsideration. Pag naakit na sa court, pwede ka mag-file ng motion to quash or any other pleading, pwede mong gawin 'yan. Habang hindi ka pa nakakulong o hindi ka pa nasa custody ng batas. Karapatan 'yon ng inaakusahan. Karapatan 'yan. That is your right. Okay. That is your right as an accused. Mm. Pero pag nakakulong ka na, nakakulong ka na, ano unang gagawin mo? Mag-file ka na ng petition for bail. Ayan. Okay, may tanong ako sa iyo. Nasa labas pa ako. Nanay ko big time, tatay ko big time. May exception ba para sa akin? Wala exception sa batas. Actually, ayan, mayaman ka, mahirap ka, wala exception sa batas. Depende na 'yan sa kung sino mong kuning abogado. But walang exception yan kasi if you read the law, wala nakalagay doon kung anak ka ng nanay mo, exempted ka. Anak ka ng tatay mo, exempted ka. Walang ganun. So ang gagawin mo, you need to hire a good lawyer na alam yung procedure ng batas. Anong gagawin mo? You will avail all your benefits, all the remedies as an accused. Right mo yan bilang isang akusado. That is part of our legal system. Tsaka kung wala ka talagang kaya na ano, kaya na abogado, pwede kang humiling sa PAW. Pwede. Pero I think hindi siya qualified na kumuha sa PAW kasi hindi naman siya indigent. Oo nga. Pero meron ka pa bang... PAW lawyers kasi ang kukunin nila yung mga indigent. Oh. Hindi yung mga kuripot or yung mga malalim mga bulsa. Okay, tanong ako. Okay. Sumigaw ako. Biktima din ako. Nawalan nga ako ng 66 million pesos eh. Oh. Biktima ka. Ang tanong dyan. Pwede ba depensa yun? Ang tanong dyan, biktima kanino? Biktima ka sa corporation or biktima ka sa isang tao na dyan sa corporation? Iba yun. Iba yung biktima ka sa anong pala ng kumpanya ito? Flex Fuel. Iba yun or biktima ka sa isang CEO ng Flex Fuel. Because that is your personal issue with a certain corporate person. For example, in this case, Medel. So maybe, biktima ka ni Mr. Medel, but hindi ka biktima ng corporation. Ang issue kasi dito, hindi biktima ka or not hindi ka biktima. Ang issue dito, number one, are you the chairman of the corporation? Okay, first yan. If you are the chairman of the corporation, ano yung role mo? Ano yung duties mo as a chairman of a corporation? Third, if you are chairman of the corporation, are you the presiding officer or the presiding board of directors? Ikaw yung preside sa board meetings of the board of directors. And pang-apat, during the meeting of the board of directors, did you authorize the collection of the investment from the public? Pag nasagot yan, yes, lahat yan. Ibig sabihin, si Mr. Manzano may pananagutan. Attorney, may tanong ako kasi 'di ba ang basehan din is wala silang lisensya, secondary license or permit itong kumpanya na ito na humingi ng investment. Yes. Kaya pasok sila doon din pati yung panluloko, yung mga nagrereklamo ng mga investors. Yung kanyang sinasabi na na-mention ni Attorney Rolex Suplico, pasok din ba 'yon doon sa kagaya ng mga nagsumbong? Or kumbaga, syempre pagbubuo ka ng kumpanya, magbibigayan kayo ng mga pangkapital niyan. Hindi ba 'yon siya pasok ba 'yon sa paghingi ng investment solicitation siya nandoon or parte 'yan ng negosyo? Ganyan talaga 'yung negosyo, no? Minsan nawawala. Ang investment kasi, there is no guarantee in business. Oh, pag negosyo ka ng barbecue, pwedeng kumita ka, pwedeng malugi ka. Mm. Ganun ang negosyo. But ang issue dito, 'yung pagpangolekta niya ng funds from the public, is it a corporate act or not?
Kasi kung hindi corporate act yan, it is an ultra-virus act. If it is an ultra-virus act, the one who will be criminally liable, yung gumagawa noon, hindi ang corporation. Di ba? For example, isang mall. Malaking mall. Corporation yan kasi malaking mall yan. Kung for example, yung sales lady nila, sinapak yung customer, is the corporation liable? Is it a corporate act? Hindi. Ibig sabihin, yung sales lady will be liable for that. Hindi yung corporation ang will be liable. Maybe there's damages involved, but hindi yun corporate act. The corporate act, that's why ang issue dito, yung pagpangolekta ng funds, is it authorized by the board? Kasi so, pag authorized ng board yan, may tama talaga sila. Pero kung walang authorized ng board yan, ultra-virus act yan, yung nangolekta, yun ang may criminal liability. Pero convincing ba, attorney, na sinabi niyang, naloko rin ako, pero official siya eh. Official siya ng ano? Official siya na mismo ng kumpanya. Parang hindi yata magtutugma kung siya, halimbawa, kung siya ba yung chairman na attorney Rolex? Chairman of the board siya. Oh, chairman of the board. Tapos sasabihin niya na naloko rin ako. Hindi niya nakita yung possible na panloloko na nagawa sa kanya. Convincing ba yun? Dalawang scenario lang yan, Edmar. Either nagamit siya or nagpagamit siya. Ganun lang yan eh. So, the mere fact, baka ginamit siya, nagpagamit siya, maging corporation, maging chairman siya, so it means, official siya ng isang corporation kasi chairman siya eh. But ang tanong dyan, yung ginagawa ng pang-olekta, approved ba yan ng board wherein he is the chairman? Tapos, ang ano nito, kasi parang ang tingin ko ha, na parang oy, biktima rin ako, so kasama nyo ako, parang ganun yung ano, parang tema. Pero separate dapat yung kanyang reklamo. Maghain siya ng reklamo. Maghain siya ng reklamo doon sa problema niya. Wala siyang reklamo ha? Oo. Pero wala siyang inihaing reklamo. Parang nagsabi lang siya, biktima rin ako. So, separate yun. Hindi yan kabilang doon sa mga nagkaisa na mga investors na nagsasampa ng kaso laban sa kanya. Hindi yun, kumbaga attorney, hindi yun pwedeng i-mix doon na, oy, makikiisa ako sa inyo. Kaisa nyo ako dahil naloko rin ako, hindi pwede. Biktima siya sa kanyang sarili. Baka pwede yun. Bakit? Kasi kung siya yung chairman of the board, in-approve niya yung board, in-approve niya ang policy ng corporation na mangolekta ng funds kahit na walang authority, ibig sabihin, biktima siya sa sarili niya. Oh, diba? Parang hindi akma yung ano, yung nagre-reklamo kasi siya yung chairman. Inconsistent. Except, may exception dyan. Kailangan, for example, I am the defense lawyer of Mr. Manzano. Ayan, paano ba malusutan ni, ano yan? Ni Luis Manzano. Kailangan sabihin niya doon na it is an ultra-virus act of the corporation. Anong ibig sabihin? Kasi ultra-virus act, hindi yun authorized ng corporation. Yung pangolekta ng mga agent, ng mga tao sa baba dyan ng corporation, mga ahente, mga salesman, hindi authorized yun ng corporation. It means sila dapat ang may liability, hindi ang corporation. Hindi niya pwede sabihin na ako chairman tapos hindi niya alam. Or nag-resign ako. Kahit nag-resign ka, prior to your resignation, you are part of the corporation. So kumbaga, yun yung lusot niya kung sinabi niya na hindi inaprubahan yun na maghihingi ng... Pwede yun, malusot siya. Yan, malusot niya. Pero ang problema, nandun siya sa mga advertisement na humihikayat siya ng mga investor. Paano niya malusotan yun? Zoom meeting with prospective investors, pumasok siya. Kabilang din siya sa, as per ha, dun sa mga investor, kasama din siya sa mga webinar na naghihimok doon. So, kumbaga, parang hindi yata rin. Yun lang yan. So, ibig sabihin, kasama siya sa, hindi lang siya chairman, kundi salesman din siya ng corporation. So, in short, no, active participant siya. Active participant. Hindi siya matawag na accomplice lang. Kailangan active participant siya. In the very first place, chairman siya ng corporation. Number one, chairman siya. Second, siya yung model ng corporation, nag-advertise siya ng corporation. And third, kailangan natin malaman muna kung yung paghihikayat ng mga investment, authorized ba yan ng board? May board resolution ba or wala? Pero pwede ba yun, attorney? Halimbawa, pagpalagay natin yung scenario, walang approval sa board pero nanghihikayat sila. Pwede ba yung ganun? Mismo siya, ha? Halimbawa, sabihin niya na hindi namin inaprubahan yan, walang approval. Tapos, ginamit siya yung mukha niya, ginamit doon sa infomercial na, ganun. Nanghihikayat siya, but hindi naman siya ang...
may advertise lang siya, pwede siya matatawag na accomplice lang. Ah. Oh, pero gano'n, so baka mababaan yung penalty niya. Pero chairman siya eh. Chairman siya ng board tapos. Chairman siya ng board, pero hindi authorized ng board. Pwede rin ba nasabihin na hindi ko kasi alam na dapat may board resolution pala yan, kaya nag-ano lang ako? Nag-infomercial lang kami, ginamit yung mukha ko. Pero yung informational, wala naman sinasabi, mag-invest kayo dito! Parang ganun, di ba, attorney, Rolex, parang ganun yung ano niya na maging... Well, sa infomercial, ang dating doon, parang mag-invest kayo dito. Oh. Saka sa pangalawang infomercial, ito na yung ano, detalye. Doon lumalabas yung co-ownership agreement eh. Doon lumalabas yung 14 ba yun, 15 seats per gas station. Attorney Rolex, gusto ko lang balikan yung timeline. 2020 yung parang nabuo itong ano, nung itong kumpanya na ito, di ba? Parang in time sa ano, panahon ng pandemya, tama ba? Dahil lang ha, titingnan ko ha. Ang ito, nabuo ito. Ito, dahil lang ha. During pandemic. Nabuo ito nung ano, nung... kasi di ba? Nabuo ito nung April 2, 2019. 2019, before pa, isang taon bago ang pandemic. Ito yung registration with the Securities and Exchange Commission. Oo. Tapos, nag-umpisa sila yung ano nila, yung panghihikaya 2020. Well, hindi natin alam ha, pero yung infomercial ay 2 years ago, so 2021. Tapos 2021 din, di ba, naglabas ng abiso ang SEC. Tama ba? Naglabas ng, ang abiso ng SEC, alam mo, yun ang small gas station, no? Kumbaga, naglabas sila ng listahan na may ganitong modus na nanghihikayat ng investment na walang secondary license sa kanila, di ba? Maraming listahan, maraming pangalan. 2021, August, naglabas na sila ng advisory. August. Yung listahan, yung interview ni SEC Director Vicente Graciano Feliz Meño Jr., mm-hmm. Market Securities and Regulation Department na pinangalanan. Kabilang. Among the gas station, yung Flex Fuel, nilabas yan November 22, 2021. Okay. Tapos, yung sinabi ni Luis Manzano na tumiwalag siya, anong taon? 2022? Tama? Well, sabi niya, umalis siya 2022, parang January ata eh, no? So, merong sapat na ano para malaman niya and nakahimok siya 2021, nabanggit na yung pangalan. Pero ito yung tanong ko kay Attorney Mark. Mahirap ba kumuha ng secondary license or permit ang isang kumpanya na alam mo para manghimok ng mga investment na yun? Bakit hindi sila kumuha mga personalidad naman na ito and pwede ba nating sabihin na sinadya na hindi kumuha or baka mag-iipon muna kami ng pondo para madali kaming makakuha ng secondary license? Pag kumuha ng secondary license, kailangan kasi mag-post ka ng bond. Bond na I think 100 million bond doon po sa SEC to prove na may capacity ka, may financial capacity ka to protect yung mga investors natin. So hindi naman pwede na magkumuha ka doon tapos walang protection ang mga investors. So ang one of the requirement, kailangan may financial capacity ka. So mag-post ka ng bond, may technical capacity ka. Explain mo ano yung sistema ng negosyo, isubmit mo lahat sa SEC yan. Then may bago i-approve yung secondary license. Yun ang reason, attorney, kung ikaw gusto mong mag-invest, dapat tiyakin mo muna sa SEC may permit ba ito para sa kapakanan mo rin. Yes. Na in case na malugi yung negosyo, meron assurance, meron kumbaga ganyan na meron kang makukuha pa rin. Actually, kung malugi, hindi naman insurance yan kasi base variable kasi ang income. Sabi ko nga, ang investment, pwedeng kumita, pwedeng hindi kumita. But at least, kung pupunta ka sa isang investment company, may matibay siya na foundation financially. Na kung malugi man yan, sobrang liit ang possibility na malugi kasi financially fit. Stable. Stable ang isang company. But hindi ibig sabihin na malugi, may makukuha ka kasi sabi ko nga, investment yan. Mm-hmm. Pag investment, it's a variable. Variable, pwedeng kumita, pwede hindi kumita. Without naming names ng kumpanya, attorney, pwede bang ganito rin yung parang modus or pamamaraan ng mga kumpanya na ito? Kasi napakalaki ng 100 million na i-raise mo talaga yon. Talagang sobrang laki ng mga investors mo talaga yan.
pwede ba or meron bang mga kumpanya na humahantong sa hindi mo na tayo kukuha ng secondary permit kasi medyo maliit pa tayo, nag-uumpisa pa tayo, try natin na mag-ano muna. Meron ka bang alam na ganyan or ganyan din ba yung parang wala talaga silang plano na manggancho or mangloko na naabot lang sila sa point na naipit talaga sila na hindi tayo makakuha ng license agad-agad eh kasi pahirapan yung sinabi mo nga 100 million yung bond. Ito muna, pamamaraan, unti-unti muna tayo. Meron bang ganyan na pangyayari? Wala sila sa desire nila na mangloko. May mga exempted na mga company na ganyan but hindi naman manghihimok ng public na kumuha ng investment. For example, maliit lang, mga, maybe kayo, barkada, lima kayo. Barkada lang, okay kayo, lang. Gawa tayo ng corporation, lima tayo, sampu tayo, pwede naman yan. Mm. So, gagawa tayo ng corporation. But yung mga magkumuha ng investment, shares of stock, sa nagbibenta ng mga investment contracts, ganyan, iba na yun. Pag nagbenta ka ng investment contract, kailangan iba talaga... Na may protection sa batas. So hindi pala pwedeng wala, kumbaga walang company na gagawa ng ganun for the sake na ma-comply nila kasi maliit lang talaga yung ano nila, kailangan nilang palakihin. Wala silang intensyon ng masama. Ngunit kailangan nilang gumawa ng masama. So gayto at para dahil pag na wala ka secondary license at nagbebenta ka o nagtatanggap ka ng investments, violation na ng batas 'yon. Violation na. Wala na yun. Okay, tanong ko lang ganito. Ito ni Mark, pwede bang defense ito? Eh, yung mga ibang biktima sa akin pa pupunta eh. Oo. So, pwede hindi, bang defense yan? Hindi defense yan. Kasi, ang issue dyan, ano bang role mo sa company? Nagbebenta ka ba ng, shares of stocks o mga dividends, mga ganon, mga interest or investment contract? Number two, authorized ba yan ng kuan? Wala naman sinasabi noon na exempted ka pag biktima ka eh. Exempted ka kasi may ibang mga corporate na mga investment company na yung mga kamag-anak nila nag-invest din mismo. Sa company na yan. May mga ganoon. So okay. Hindi ibig sabihin dami kasi mga excuse. But ang issue dito, may permit ba? May secondary license ba? O wala secondary license? Yun lang pinag-usapan natin dito. Okay. And second, authorized ba yan ng corporation? Then third, may nawala ba na kwarta na in-invest? Yun tatlo lang question dyan. Ito rin Mark, ito pa. Narinig ko maraming artista na nag-invest ito, tumatahimik. Anyway, ito pa. Okay. Ginawa lang ako chairman of the board para garantiyan ang pera ko maibalik sa akin. Defense ba yun? Ay, hindi. Ang issue kasi dyan, okay. You are the chairman of the board. Ano bang role ng co-chairman? Sabi ko nga, dapat i-establish ng kanyang abogado, sino ba siya sa corporation? As a chairman of the board, anong role niya? Based on the articles of incorporation ng SEC, articles of incorporation ng company na yan. Ano ba yung role ng isang chairman? Kasi sa security, sa SEC law on corporation code kasi, wala nakalagay na chairman. Only the president, treasurer, mga ganun lang. Walang chairman. But, I'm sure nandyan yan sa Articles of Incorporation. Ano ba yung role niya as a chairman? Kasi chairman of the board, ibig sabihin, he is the presiding officer. Para siyang vice mayor, para siyang, anong tawag doon, vice governor siya, or speaker of the house, siya yung presiding officer of the board, of the sanggunian. Parang ganoon, sanggunian of the corporation. Siya yung presiding officer. It means, okay, in-approve ng corporation yan with his knowledge kasi siya mismo ang presiding officer of that board of the corporation. Okay, ito pa. Eh, si Bong Medel, he conducted a business in such a way nga ang operational matters were kept away from me. Hindi ko alam yan. Pwede ba defense yan? Hindi issue yan kung hindi alam or alam. Ang issue dyan, is it a policy of the corporation? Yung paghihikayat ng tao na mag-invest ng 990,000 sa company. Yun ang issue dyan eh. Kahit anong palusot niya, isa lang dapat niya sagutin. Are you the chairman of the board? Yes or no? Sagutin lang. Sabi niya, yes, but hanggang 2022 lang. It means you are the chairman of the board. As a chairman of the board, ano yung role mo? Ano yung duties mo? Ano bang pinaggagawa mo dyan as chairman of the board? Nandiyan ka lang ba para maging model ng corporation? As a chairman of the board, ano yung role mo? Yung SEC ba niyan, attorney, may kopya ng articles of yes, mayroon yan.
Nandiyan niya sa SEC. Kung ano yung role talaga? So, kailangan sagutin niya yan. Kasi pag pwede man chairman of the board, pero honorary chairman ka lang, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa. You are just a symbolic chairman. Maring makatulong yun sa kanyang kaso. O pwede yan. Na maabsuelto siya. O, symbolic chairman ano siya? Na siya. Chairman emeritus. O, chairman emeritus lang siya. Wala siyang ginagawa doon. Kundi ginamit yung pangalan niya, ginawa siyang chairman emeritus ng isang corporation or parang ganun. So, possible yan. But kailangan natin malaman as chairman, kasi sinabi niya, I am the chairman and owner of Flex Fuel. So, kailangan natin malaman ano yung role niya, ano yung duties niya as a chairman. Pwede ba, attorney, na doon sa kasulatan nila, sa articles of incorporation nila, nakasaad doon yung mga mabibigat na responsibilidad, pero hindi niya yung ginagawa. Kumbaga, parang wala siyang alam na ganun pala yung kapangyarihan niya. Pwede ba niyang gawing lus... Ay, di ko alam na ganyan palang kapangyarihan ko. Pwede bang itago yun sa kanya? Sabi ng batas, ha? Very clear ang Corporation Code of the Philippines. Mm. Pag ang isang krimen is authorized by the board, wherein he is the chairman of the board, if it is authorized by the board, it means the corporation will be criminally liable. But of course, we say the corporation is criminally liable, it is the corporate officers will be criminally liable. That's why a second question dyan, is it authorized by the board? And third question dyan, hindi lang authorized by the board yan, kung hindi authorized by the board yan, so it means yung mga salesman ang will be criminally liable. Kahit wala siyang ginagawa, but authorized by the board yan, he is the chairman of the board approving the board or the policy of the corporation, it means maging criminally liable talaga siya. Huli na lang sa akin, bago sa last mo, attorney, may nakikita ka pa bang liwanag, butas na may liwanag para kay aktor na si Luis Manzano dito sa... Kung ikaw ang kukuning abogado, meron ka bang nakikita ang attorney? So, sino yung tanong mo? Si Attorney Roy? Ay, di, ikaw, kayo po. Attorney Mark. Or baka the price is right. Actually, as a lawyer, may karapatan naman siya na kumuha na yung tinatawag niya presumption of innocence. Sabi ko nga, walang obligasyon si Mr. Luis Manzano to prove that he is innocent because he is always innocent. Yung mga complainant, sila ang may obligasyon. Kailangan i-prove nila na naloko sila. I-prove nila na binobola sila. I-prove nila that that act is a corporate act. Kung hindi nila ma-prove yan, lusot si Mr. Manzano. No. Okay. Attorney Rolex, baka may huli ka dyan. Well, Attorney Mark, against interest, eh, sa infomercial, sinabi mo na, ako may-ari, ako chairman eh. Mm. Oo, tama. Ano sabi natin? Yung isda, nauli siya sa sariling bibig. Nakukuha mo sa bumanga, diba? Naku po. Oh. Ano ba ang declaration against interest? Oh, pwede yan. Possible yan na I am the chairman. So, ang tanong dyan, as a chairman, ano yung role mo as a chairman? Yun, according to the Articles of Incorporation of the Flex Fuel Corporation. Pwede ba magbase si judge doon? Gaano kabigat yung parusa? Halimbawa lang, ha? Generic na to. Pwede ba na pagbasin, pwede siyang ito lang yung kasi hindi niya alam masyado or kulang, wala na sa kanyang kapangyarihan yung ganito. Pwede ba magbing basehan niya? Ay, participation sa krimen. Ayan, si Rolly Mark, tanongin natin. Yung role niya. Iba yung kasi yung participation sa krimen. Participation of krimen, for example, nandun siya sa Zoom. Assuming na hindi authorized by the board. Hindi authorized. But nandun siya sa Zoom, nag-hi, hello, mga fans, gumano na siya. Wala siyang ginagawa. So, the mere fact na nag-join siya, parang nag-ikayat din siya. But of course, posible na hindi siya maging principal accused, maging accomplice lang siya, maging accessories lang siya. Kasi minsan may mga din na parang hindi na sinusunod yung yung sa protocol talaga. Alam mo na, para mas mabilis yung proseso ng kanilang kumpanya, minsan hindi na sumusunod sa mga ganun. Oh, possible yan. Oo nga. So, kailangan natin malaman lang, based on the sa mga complainant, sino bang naghihikayat sa kanila? Kasi baka nag-based lang sila sa TV, sa YouTube ni Mr. Manzano. Oo nga. Sino ba naghihikayat sa kanila? Mm. Sino ba ang tumanggap ng kwarta? Saan nila dineposit ang kwarta? So, yun ang kailangan i-explain nila. Kasi hindi pa pwede nila lahat ituro nila si Mr. Manzano. Kailangan i-prove nila sino naghihikayat sa kanila. Nung nagpermahan ng kontrata of the investment contract, sinong kapirma nila? Sinong kaharap nila?
nung nakapirma sa kontrata na yan. And pangatlo, yung 990,000 nila, sa sino ang binigyan nila? Sino ang tumanggap? Yun ang kailangan nila explain. Hindi kaya, unfair kasi kung palagi natin tinuturo yan si Mr. Manzano kasi sikat. Hindi ganun. Kailangan i-prove nila sinong tumanggap, sinong nagikayat, sinong kapirmahan nila sa kontrata. Yan mapapatunayan kung sino talaga ang kriminal. Lataga ng ebidensya. Lataga ng ebidensya. Ayan, maraming salamat sa libo-libo nating nanonood sa YouTube. Siguro, huli na lang, Attorney Mark, payo mo sa mga may pera dahil nakaipon at gustong mag-invest, gustong palakihin at ma-assure na yung kanilang pera tatagal at dadami. Ano ba ang maipapayo mo sa kanila dito? Lesson na ating nakuha dito. Exercise number one, due diligence. Alamin mo yung company, yeah, may lisensya ba yan? Tama ba yung ginagawa nila? And second, huwag kang mag-dream ng malaki. There's no such thing na double your money in one year or ang laki mga, ang taas na habang tumataas ang mga kita dyan, the more na hausyaw yan, incheck pa hausyaw. Too good to be true. Too good to be true. So huwag yan. The mere fact, kailangan magsipag ka or yan, huwag kang, kung wala kasing maloko, kung walang magpaloko, maybe, sa ginagawa ninyo, maybe nagpaloko din kayo na nainganyo kayo sa mukha ni Mr. Luis Manzano. So it means, walang maloko, kung walang magpaloko, kayo din, nagpaloko din kayo. So, moral lesson, exercise due diligence and huwag kayong maniwala sa mga pag if they promise you the sun, the moon, the star, the universe, huwag kayong maniwala dyan.